Maraming nakakaalam ng tukos sa exhibit dahil ang mga likhang sining na ipinapakita dito ay nagmula sa mga kilalang artist. Ang isang piraso ng sining ay maaaring i-auction para sa daan-daan libong dolyar. Masayang naglibot si Jocelyn sa gallery. Nakakita siya ng ilang obra mula sa isang artist na nagmula sa Southeast Asiatic. Ang mga linya ay maganda na may matitingkad na kulay at sumisigaw ito ng personal na estilo ng artist. Nagustuhan niya mga to at kaagad niyang sinabi sa katabi niyang assistant na makipag-ugnayan ka sa mga tauhan dito. Gusto kong obrang ito. Tumangong assistant at naglakad palayo. Kasabay nito, dumating si Pamela kasama si Kailin. Ma'am, walang masyadong tao dito. Pero malaking lugar ito. Huwag kang masyadong lalayo. Tumingin sa kanya si Kailin. Dinala mo ko sa isang exhibit tapos hindi mo ko papayagang maglibot na mag-isa? Tumawa si Pamela. Nag-aalala lang ako na naiinip ka sa bahay na mag-isa at gusto kitang ilabas. At saka nandito ako para magtrabaho. Please, makinig ka sa akin, okay? Kukuha ako ng ilang larawan na tatanungin ko mga staff. Tungkol sa kabuang sitwasyon na exhibit, pagkatapos nun pwede na tayong umalis. Nagulat si Kailin. Aalis na tayo kagad? Mahilig siya sa mga art exhibit at madalas siyang bumisita sa mga ito noong kasama pa niyang kanyang pamilya. Mula nang umalis siya sa bahay, hindi pa siya nakabisita sa ganito kagandang gallery. Oo, tumango si Pamela. Babalik tayo kapag tapos na ako sa ginagawa ko para maisulat ko ng mabilis ang article. Tinikom ni Kaylin ang kanyang mga labi. Hay, bihira ka na nga lang mag-day off sa loob ng isang buwan at palagi kang nag-o-overtime. Iisipin ng mga hindi nakakilala sa atin na malaking kinikita mong pera. Ma'am, humagikik si Pamela, tinukso niya siya. Bakit puro na lang perang sinasabi mo ngayon? Masyado akong emotional noon. Yun ang dahilan kung bakit sinamantala ako ni Wilson Murphy. Hindi dapat ako umasa noon. Dapat ginamit ko na lang ang pera niya. Kung naging mas matalino lang sana ako noon, hindi nyo kailangang magdusa ni Connor kasama ko. Sige, sige. Niyakap ni Pamela sa balikat ang kanyang ina. Sa takot na baka bumalik ang sakit ni Kailin dahil sa nakaraan. Tapos ng lahat na yun ngayon. Walang kinalaman sa atin si Wilson Murphy at magandang takbo ng buhay natin, hindi ba? Ang sabi ni Kailin. Bumuntong hininga siya at tumingin sa ibang lugar. Naalala pa rin niyang kanyang nakaraan. Ngayong naisip niya tungkol dito, para sa anang katigasan ng ulo niya, ang buhay ay makatotohanan at praktikal. Gayunpaman, ang edukasyon na natanggap niya mula nung bata siya ay tinuruan siya na mas mabuting mamatay na may karangalan sa halip na mabuhay sa kahihiyan. Huminga ng malalim si Kailin. Ang ganun makamundong teorya ay talagang pinagbayad siya ng halos kalahati ng kanyang buhay. Abala si Pamela sa pagkuha ng mga larawan habang kanyang isip ay mabilis na nagtatrabaho upang makabuo ng draft ng kanyang article. Pagkatapos niyang maglibot sa gallery, nakita niyang rest lounge at tinulungan niya si Kailin na maupo sa sofa bago siya kumuha ng ballpen at papel upang isulat kung anong pumasok sa isip niya. Ma'am, nauhaw ka ba? Bibili ako ng tubig. Pumasok sa tenga ni Jocelyn ng matamis na boses. Lumingon siya at nakitang mag-inang nakaupo sa malapit na lounge na nakatalikod sa kanya. Sa kabila noon, mahirap makitang malapit sila sa isa't isa. Ma'am, mukhang hindi sapat ang suot mo. Ang malumanay na sabi ni Pamela. Ang lamig dito sa gallery. Giniginaw ka ba? Pagkatapos ay hinubad niyang kanyang jacket at sinuot ito sa kanyang ina. Sinubukan itong tanggihan ni Kailin, ngunit sa huli hindi siya mananalo laban sa kanyang anak. Ngumiti siya noong isuot sa kanya ang jacket. Nakita ni Jocelyn ang eksena at may naramdaman siya. Ang mga anak na babae maalalahanin, hindi pa niya naranasan ng ganitong pag-aalaga noon. Naisip tuloy ni Jocelyn ang kanyang anak na muntik nang kumuha ng mga walang kwentang babae para maging manugang niya. Labis niya itong ikinagalit. Noong naisip niya ito, hindi niya maiwasang maisip na ibalik si Maddox sa kanyang sinapupunan. Pamela, tingnan mong painting na yon. Sinundan ni Pamela ang tingin ni Kailin. Ang oil painting ay malaki't sinakop nito ang isang malaking bahagi ng pader. Abstract ang mga linya nito at parang panaginip ito na tila nagpipinta ng isang kagubatan at isang malaking buhay na alitap-tap na lumilipad. Tinignan ni Pamela ang pirma at nakita niya isa itong sikat na artist
mula sa Southeast Asiatic. Ma'am, gusto mo ba ng painting na to? Hindi siya sinagot ni Kailin dahil malalim ang iniisip niya na may mga komplikadong emosyong naglalaro sa kanyang mga mata. Pamela, nagtatanong siya na may paus na boses pagkaraan ng mahabang panahon. Alam mo ba kung saan ito? Napailing si Pamela sa pagkalito. Wala siyang idea na ito isang pribadong kagubatan sa Southeast Asiatic kung saan lumaki ang kanyang ina. Ang pinto ng pagpinta ng obrang ito'y nagpinta rin ang larawan ng kanyang ina dati. Bumalik ang masasayang araw ng buhay ni Kailin na makita niyang painting na to. Namulang kanyang mga mata at tinanong niya si Pamela, pagkaraan ng ilang sandali, pwede na ba nating bilhin ang painting na to? Napahinto si Pamela habang pinagmamasdan niya itong maigi. Malamang mamahalin to. Kung bibilhin namin to, gayunpaman, bibihira niya makita si Kailin na magkagusto sa isang bagay. Gumiti siya at tumango siya sa kanyang ina bago niya tinanong ang staff. Hindi niya inaasahan na may boses na biglang magsasalita sa tabi niya. Nabili ko ng painting na to, miss. Nauna ako. Huminto si Pamela tinangat ang kanyang ulo para makita si Jocelyn. Hindi niya maiwasang mapahinto. Ang babaeng nasa harap niya medyo maedad na. Ngunit naalagaan niya mabuting kanyang sarili. Nagpaliwanag ang staff. Miss, si Madam Vermont talagang una nakipag-ugnayan sa amin at nagbigay na makatwirang presyo. Oh, tumango si Pamela. Pasensya na sa abala. Excuse me, gusto mo rin ang painting na to? Napatingin si Jocelyn sa kanya. Napabuntong ininga si Pamela. Wala ko masyadong alam tungkol dito pero gusto ko ito ng aking ina. Huminto si Jocelyn na tumingin siya sa rest lounge. Napagtanto niya na itong mag-inang kinainggitan niya kanina. Magalang na nagtanong si Pamela. Madam, alam kong binili mo ang painting. Pero pwede ko bang kuhanan to ng litrato para sa ina ko? Nagulat si Jocelyn. Inakala niyang kukonsensyahin siya ng dalaga at hihilingin sa kanya. Naisukong painting sa ngalan ng pagmamahal niya sa kanyang magulang. O kaya ay agresibong mag-aalok ng mas mataas na presyo para bilhin ang painting. Kung tutuusin, napakarami na niyang nakita ang mga socialite daw sa kanyang circle at alam na alam niya kung paano haharapin ang mga to. Nagulat talaga siya na hindi kumilos ang dalaga na gaya ng inaasahan niya noong handa na siyang manlaban. Tinignan ni Jocelyn si Pamela mula ulo hanggang paa. Maputi at sariw ang dalaga na may banayad na kilos. Ang kanyang mga mata ay malinaw at dalisay na parang may mahika at naging dahilan upang mapatingin dito ang kahit na sino. Kahit na nabili na niya ang painting ay nasa gallery pa rin ito at hindi pa ito naiaalis dito. Maaaring kumuha ng litratong sino mang dumaan dito. Gayunpaman, ang babaeng ito ay humihingi na sa kanya ng pahintulot. Isang pambihirang ngiti ang sumilay sa mukha ni Jocelyn. Gusto mo bang kuhanan ito ng litrato para sa iyong ina? Opo, matapat na sagot ni Pamela. Bihira lang na may magustuhang bagay ang mom ko, kaya gusto ko matupad ang hiling na to para sa kanya. Dahil nabili mo to, hindi na ito pwedeng agawin sa'yo. Ngumiti si Jocelyn. Mahusay na tinuruan ng dalaga. Tila bibihira na ngayon ang mga batang babaeng matikas at mahinahong tulad niya. Bigla niyang naisip si Kelly. Pinili niya siya bilang kanyang magiging manugang noon dahil nakita niyang pantay ang katayuan ng kanilang mga pamilya. Maaring makinabang ang mga Vermont kung magpapakasal si Maddox kay Kelly. Maganda rin siya at bagay siyang tumayo sa tabi ni Maddox. Kaya lang napagtanto ni Jocelyn na ang tagapagmana ng mga Creamer ay walang kagandaang loob at katataga na isang tagapagmana. Niwala siyang kakayahan at abilidad na patakbuhin ang negosyo ng pamilya. Sa halip nagtungo siya sa Chase Land ng maraming beses sa loob ng isang taon para mapalapit kay Jocelyn o mamili hanggang sa mapagod sila. Inis na inis si Jocelyn sa kanya. Kinasusuklaman niya mga dilag na walang utak. Bukod dito, halos hindi kagandahan si Kelly. Madam, ginitian siya ni Pamela dahilan upang magising siya. Pwede ba akong kumuha ng litrato? O sige lang, natauhan si Jocelyn at ngumiti siya ng malumanay. Salamat. Oh, hindi mapigilan ni Jocelyn na kausapin ang dalaga. Alam mo ba kung anong painting na to? Firefly, ang sabi ni Pamela. Pero mukhang kakaibang alitap-tap, meron itong dalawang hanin ng mga pakpak. Pero hindi ko maintindihan, ngumiti siya. Marahil ay likhang isip lang ito ng isang artist. Hindi ito isang imahinasyon, isang artist. Napatingin si Jocelyn sa kanya. Ito ay isang uri ng alitap-tap na makukuha lamang sa Cebu, sa Southeast Asiatic. Pambihira ito. Ano? Nagulat si Pamela. Sinabi ni Jocelyn na may mahinang boses na. Nakita ko na sila dati sa isang pribadong kagubatan. Pamela, tapos ka na ba? Pwede ba nating bilhin ang painting na to?
Lumapit si Kylie na may daladalang makukulay na chiffon scarf. Ipinakita ito sa kanyang anak na may, "Kabibili ko lang nito. Tingnan mo pagkakaborda nito. Ang ganda, di ba?" Ang bordang ito ay bihirang makita sa Centrolis. Sa timog lang. Bago niya natapos ang kanyang sinasabi, tumahimik ang paligid na parabang nahigop ito sa isang vacuum. Napatitig si Jocelyn kay Kaylin at tinignan siya ng masama ni Kaylin. Nakatinginan silang dalawa ng ilang sandali. Nalaki ang kanilang mga mata at halos sabay na tinatawag ang pangalan ng isa't isa. "Kaylin? Ikaw? Jocelyn?" Parehong nagulat ang dalawang babae at nagpabago-bago ang emosyon sa kanilang mga ekspresyon na titig. Natulala si Pamela. Iisipin ng iba na silang mga wax figure ng gallery base sa hindi nila pagkilos mula sa malayo. "Ma'am, madam, kayo, kilala niyo ang isa't isa?" Nahimasmasan si Kaylin, napangiwi siya, hinawakan niya si Pamela at bumulong. "Nakakita ko ng multo. Tara, umalis na tayo. Bilisan na nating umuwi." "Kaylin Miller!" Tinawag siya ni Jocelyn at tumakbang sa harapan niya. "Wala ka nakitang multo. Nahihiya ka lang na makita ko, ha? Ikaw!" Nanginginig ang daliri ni Kaylin. "Tumigil ka nga sa paggawa ng mga kwento. Bakit ako mahihiyang makita ka?" "Ha?" Ngumisi si Jocelyn at pinagkrus ang kanyang mga braso. "Tama ako sa lahat noon. Anong kahihiyan ang meron ka kung nilagay mo sarili mo sa ganitong kalunos-lunos na kalagayan para lang sa isang lalaki? Tumahimik ka!" Pasigaw ni Kaylin, napalingon ang lahat ng tao sa gallery. Nilagay ni Pamela si Kaylin sa likod niya at tumingin siya ng alerto kay Jocelyn. Sinubukan niya sabihin ng kalmado. "Madam, hindi maganda pakiramdam ng nanay ko. Pakiusap, huwag niyo siyang kausapin ng ganito." Nabigla si Jocelyn. Anong problema sa kanya? Hindi itong lugar para pag-usapan to. Humawak si Pamela sa nanginginig na balikat ni Kaylin. "Iyahatid ko na siya pa uwi ngayon." "Sandali lang." Nabigo si Jocelyn na pigilan sila habang mabilis na dinala ni Pamela si Kaylin palabas ng gallery. Mahina na tinanong ng assistant si Jocelyn. "Madam Vermont, gusto niyo po ba nang alamin kung tukol sa kanila? Ano bang kailangan alamin?" Tumingin si Jocelyn sa assistant niya. "Paano hindi ko siya kilala kung magkasama kaming lumaki?" Tumahimik ang assistant niya at tumatras ito ng tahimik. Tumingin si Jocelyn palayo sa likod nila Pamela at Kaylin habang malalim ang kanyang iniisip. Pagkatapos ay tumingin siya sa ibaba at nakita niya ang scarf na dinala ni Kaylin at nahulog sa sahig dahil sa pagmamadali nila kanina. Pinulot niya ito at ngumiti siya. "Matanda ka na, pero pareho pa rin ang gusto mo. Hay, sa tingin mo ba, ay mga prinsesa pa rin tayo? Hindi ka masyadong maasahan, pero ang prinsesang sinilang mo ay disente." Dinala ni Pamela si Kaylin pauwi at balisa niyang kinalkal ang medical box sa oras na pumasok siya sa pinto. Alam ni Kaylin kung anong hinahanap ni Pamela at kumaway siya para lumapit ito at tumawa siya. "Pamela, kalimutan mo na. Hindi ko kailangan ng gamot." Napahinto si Pamela at tumingin siya kay Kaylin na nag-aalala. "Ayos na ako ngayon kahit na walang mga gamot." Medyo pagod si Kaylin. "Medyo pagod lang ako. Magiging okay na ako pagkatapos kong umidlip." "Gumawa ka na ng draft ng article mo. Tapusin mo ng trabaho mo." "Ma'am, sigurado po ba kayong ayos lang kayo?" "Oo, dito muna pala ako." Dinala ni Pamela ang laptop niya doon. "Umidlip na po muna kayo. Gagawa na po ako ng article. Makakatulong ako sa oras kung may nangyari po." "Okay." Ngumiti ng mabait si Kaylin na tinimas niyang malambing na ulo ni Pamela. Maswerte siya at kasama niya pa rin ang anak niya makalipas ang maraming panahon. Si Pamela ang rason kung bakit magkasama pa rin ang pamilya nila. Pumikit si Kaylin ngunit hindi ito isang mahimbing na tulog. Ang Rico's Bridge, ang mga bundok ng Swetsar, na puno ng niyebe ang mga alitap-tap sa Southeast Asiatic. Ang mga eksenang ito ay dumating sa kanyang isip at pagkatapos ay nakita niya isang batang Jocelyn. Suot pa rin nilang kanilang school uniform habang nagkakasiyahan sila sa ibaba ng Alps. Nagbigay ng lakas loob sa isa't isa sa loob ng National Library at sumikat sila sa iba't ibang mga academic competition. "Oo nga pala, anong klase na lalaking balak mong pakasalan?" "Hindi ko alam. Ang mga pamilya naman natin ang magdedesisyon nito. Hindi mo ba isip na kumontra? Papakasalan kong lalaking mahal ko. Isusuko kong lahat para sa kanya." "Wala ka pang alam. Hindi maasahan ng lalaki. Sa huli tayo dapat ang umasa sa sarili natin. Jocelyn, ikaw magiging ninang ng anak ko kapag meron na ako. Okay? Bakit hindi ka magkaroon ng anak na babae? Magkakaroon ako ng anak na lalaki. Hindi ba't mas maganda kung magiging isang pamilya tayo? Sige ba?" Humawak si Kaylin sa kumot puno ng luhang mga mata niya.
Kaylin, ang lalaki yun hindi nararapat para sa pagmamahal mo. Gusto niya lang ang mga milig. Ginagamit ka lang niya. Nagsisinungaling siya sa'yo. Gumising ka. Lumayo ka. Jocelyn, hindi na tayo magkaibigan. Jocelyn, ang bulong ni Kaylin. Pinagsamantalahan siya ng mga Miller. Ma'am, pinupunasan ni Pamela ang pawis ni Kaylin. Ano pong pinagsasabi niyo? Ano pong masakit? Samantalang nasabihan si Maddox na bumalik na si Jocelyn nung bumalik siya sa Mad Residence. Nagbihi siya at tumakyat siya ng hagdan para batiin si Jocelyn. Ma'am, masaya po ba kayo sa kwarto? Ayos lang to. Gumawa ng kape si Jocelyn para sa sarili niya. At ang kwarto ay may bag ng kape. Uminom siya at sinuri niya ang paligid. Ang kwarto ay malawak at maliwanag. Ang floor to ceiling window ay nakaharap sa kabundukan. At ang kwarto ay may magandang dekorasyon. Kahit ang maliliit na dekorasyon ay mukhang mamahalin. Umupo si Jocelyn sa malambot na lamp leather sofa. Magandang lugar. Ngunit pakiramdam niya may distansya ito. Hindi niya mapigilang isipin kung saan nakatira si Kaylin. Kasama ni Kaylin ang isang may pagmalasakit na anak. Ang kwarto ay mas maginhawa siguro kaysa sa lugar na ito. Napansin ni Maddox na parang kakaiba si Jocelyn. Ma'am, ano pong problema? Huminga ng malalim si Jocelyn. Tumingin siya kay Maddox na medyo dismayado. Napansin ni Maddox na medyo nanginginig si Jocelyn at tinanong niya, nilalamig po ba kayo? Hinawakan ni Jocelyn ang kanyang balabal. Hindi ako sanay sa ganitong panahon pagkatapos kong tumira sa Chaseland na sobrang tagal. Okay po, sisiguraduhin ko na ayusin nilang temperature ng kwarto niyo. Karaniwang ayos lang ang sagot ng ito, ngunit napanood ni Jocelyn kaninang pagiging malapit na mag-ina sa isa't isa. Kaya ang sagot na ito ay parang wala lang sa kanya. Ma'am, kunti lang pong suot niyo ngayon. Isuot niyo na po ito. Ang mabait na boses ay tumunog na sa tenga niya. Tumingin siya kay Maddox at niisip niya na subukan si Maddox. Umubo siya at sinabi niya na may mahinang boses. Maddox, sa tingin ko'y manipis ang suot ko. Manipis? Nabigla si Maddox habang tumingin siya sa limang suitcase. Magsuot pa po kayo na mas maraming damit kung manipis ito. Ang direktang sagot ni Maddox. Sapat po bang dalan yung damit? Mag-uutos ako na kumuha na mas marami kung kulang to. Muling may inutusan lang si Maddox. Dumilim ang ekspresyon ni Jocelyn. Nakatingin siya kay Maddox. Maddox, sinabi ko na manipis ang suot ko ngayon. Kulang ang suot kong damit ngayon. Nalilito si Maddox. Bakit hindi po kayo magsuot ng mas maraming damit? Nagiging galit ng tingin ng nanay ni Maddox. May mga dala ba akong damit ngayon? May napagtanto si Maddox. Mukhang hindi pa nagtanggal ng gamit ang nanay niya mula sa bagahin nito. Pinaring niya ang bell para ipaalam sa mga katulong. Pumunta kayo dito at tulungan niyang mom. Bago pa siya matapos magsalita, galit na sinabi ni Jocelyn. Maddox Crawford! Nabigla si Maddox. Pagkatapos ay naririnig niya reklamo ng nanay niya. Wala ka bang jacket? Hindi mo to pwedeng tanggalin at hayaan mo na ako ng magsuot? Alam ng ibang mga anak kung paano alagaan ang nanay nila at hindi mo to ginagawa. Inuutusan mo mga katulong para gawin ang lahat. Sino bang anak ko? Ha? Bakit pa ako nagkaroon ng anak? Pinag-aalala lang ako at kinagalit ako. Naglakad ng pabalik-balik si Jocelyn sa kwarto habang nasa bewang ang mga kamay niya. Mas mabuti talaga ang may isang mabuting anak na babae. Hindi siya nagrareklamo tungkol sa shopping at mga exhibition at nagmamalasakit siya kung giniginaw o naiinitan ng nanay niya. Mapagmalasakit at matulungin siya. Wala ako nito. Wala man lang ako mabuting manugang na babae. Natulala si Maddox. Tumayo siya sa lugar habang tumingin siya sa nanay niya na nakakunot ang noo. Na para bang nakatingin siya sa isang alien. Hindi siya makapaniwalang pinapagalitan siya. Sa buong buhay niya, ang impresyon niya sa nanay niya isa itong babae na gawa sa bakal. May rasyonal at kalmadong nanay niya kumpara sa mga lalaki. Para magreklamo ng ganito, ito ang unang beses na makita ito ni Maddox. Bukod pa dito, si Maddox ay modelong anak, ngunit ang nanay niya ikukumpara siya sa anak ng iba ngayon. Dumilim ang ekspresyon ni Maddox at sumama ang loob niya. Sinong anak ba to? Hindi nila to dapat ipakilala sa kanya. Huminga siya ng malalim at magbagal niyang pinigilan ang galit niya. Sa huli, pilit niya ang sarili niyang na magtanong. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Humalo kip-kip si Jocelyn at huminga siya ng malalim. Huminaon siya pagkatapos pagalitan si Maddox at naging klaro ng pag-iisip niya. Habang nakatingin kay Maddox, sinabi niya ng maayos. Umupo ka, ganitong normal na tono ni Jocelyn. Sumikit ang mga mata ni Maddox at umupo lang siya pagkatapos masigurong normal na si Jocelyn. Pinakita niya kay Jocelyn ang acquisition ng Watts Media. Ang mga Vermont at ang mga Crawford po ang may hawak ng shares. 49% sa inyo at 48% sa akin. Ang natitira po yung mga hiwalay na shares mula sa ilang mga shareholder. Mas mababa ka lang ng 1% sa akin? Medyo dumilim ang expression ni Jocelyn. Ma'am, isang magandang kondisyon na to.
Simple ang tono ni Badox at walang ekspresyon sa kanyang mukha. Ito po ay dahil gusto niyo ang kumpanya at ang mga Vermont ay may mataas na professional standing sa media industry. Bukod pa po dito, ang kumpanyang ito ay walang ginagawang masyado para sa akin. Kaya sangayon ako. Magandang kondisyon, biglang tinaas ni Jocelyn ang tono niya. Ganito mo kausapin ng nanay mo? Nalilito ulit si Maddox. Hindi po ba trabaho ang pinag-uusapan natin? Ha, hindi na tayo mag-ina ngayon. Magkatrabaho na lang tayo, ganun ba? Natiling tahimik si Maddox. Hindi ba't itong tinatawag ng mga tao na menopause? Ma'am, hindi. Sige, ayos lang. Hayaan na lang natin na ganito. Pumirma kaagad si Jocelyn. Dahil akong pinakamalaking shareholder, kailangan palitan ng Watts Media ang pangalan nito. Ipangalan mo to na Imperial Media. Okay po, gusto ko rin na mapunta ang mga tauhan ko doon. Tumango si Maddox. Tama lang. Pero si Mr. Smith pa rin pong general manager. May karanasan po siya at marami siyang koneksyon. Maging sa entertainment o media industry. Kailangan po siya ng kumpanya. May naisip po ba kayong ibang kandidato? Naisip ni Justin ang maganda at maamong prinsesa ni Kailin. Kapag kumukuha siya ng empleyado, prioridad niya ang pagkatao nila. Ang prinsesa na to ay mabait at tapat. At sa unang tingin pa lang ay nagustuhan na siya ni Jocelyn. Para naman sa kakayahang profesional, hindi ito magiging problema kapag kung sinanay siya. Umubo si Jocelyn. Kailangan ko na isang senior assistant na pwede kong isama. May isang taon na akong nasa isip ko, pero medyo matatagalan ako sa pagkuha sa kanya sa kumpanya. Okay po. So mang-ayon si Maddox, sabihin niyo po sa akin kung sino, ako na pong gagawa ng para sa inyo. Hindi sumagot si Jocelyn. Tumila siya sa anak niya na ilang sandali bago niya sinabi ng mahina. Maddox, magiging direkta ako sa'yo. Ang taong pinili kong ito, sana'y makipag-usap ka sa kanya na mas madalas, maliban sa trabaho. Ano? Kumunot ang noon ni Maddox, maging ang itsura, pagkatao, katayuan ng pamilya, ang babaeng ito'y 1,000 beses na mas mabuti kaysa sa hindi disenting si Miss Murphy. Dumilim ang ekspresyon ni Maddox habang humigpit ang kanyang mga kamao. Ma'am, nagdesisyon na ako tungkol sa babaeng ito, ang malamig na sabi ni Jocelyn. Hindi siya maikukumpara kay Kelly Kramer. Pag-isipan mo itong mabuti. Ma'am, hindi niyo pa po siya nakikilala. Bakit niyo ito sinasabi? Hindi ko pa siya nakikilala. Nanuya si Jocelyn. Maddox, baka ikaw hindi pa nakakita ng tunay na kulay niya. Malamig ang ekspresyon ni Maddox habang malamig ang kanyang tingin. Tumingin siya ng tahimik kay Jocelyn. Hindi niya alam kung bakit ganitong pangusga ni Jocelyn kay Pamela. Ngunit alam niyang gagawin niyang lahat para protektahan ang babaeng mahal niya. Ito na ang desisyon. Ang sinabi ni Jocelyn, wala akong marriage agreement ni Kelly, pero ang parehang pamilya ganitong iniisip na maraming taon na. Magiging mahirap para harapin ito, pero hindi mo kailangan mag-alala. Ako nang bahalang umasikaso sa mga Kramer. Lumapit si Jocelyn kay Maddox sa tinapik niyang balikat nito ng 2 beses. Gawin mo lang sinasabi ko sa'yo, makipag-usap ka sa babaeng tinitukoy ko sa'yo. Hindi po pwede, ang malamig na sinabi ni Maddox, naging sobrang lamig ang ere sa kwarto. Tumingin ng stricto si Jocelyn kay Maddox. Klarong sinabi ni Maddox, Ma'am, kapag pinilit niyo to, aalisin ko pong lahat ng shares mula sa Imperial Media. Anong sinabi mo? Naalarma si Jocelyn. Alam niyo na po siguro to, ang mga patakaran sa Centroli sa iba mula sa Milorian. Walang emosyon ng boses ni Maddox. Ngunit mabigat ang bawat salita niya, kapag ang kumpanya hindi nakuha ang shares ko, hindi po papasok ang foreign investment. Ang pera ng investment niyo hindi makakakuha ng return, malamig na sabi ni Maddox. Alam ko pong hindi kayo nagkukulang sa pera, pero kawalan na isang kawalan. Kapag umabot to kay Grandpa, ang board of directors o kahit kay Uncle, kayo magiging katatawan ng Vermont Group. Sigurado ba kayo na gusto niyo akong pilitin? Nabigla si Jocelyn. Hindi ako sasama sa babaeng binanggit niyo. Naglakad si Maddox papunta sa pinto at tumalikod siya para tumingin kay Jocelyn. Sumuko na po kayo sa ideyang ito. Ano kayang gagawin ni Jocelyn kapag nalaman ang nagustuhang babae na inerereto niya kay Maddox ay ang babaeng kinababaliwan ng anak? Ano ang gagawin ni Pamela kapag nalamang ina ni Maddox si Jocelyn? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.